Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Thank you.
folks, nowhere in the world do politicians make a lot of money. But all over the world, they steal a lot of money. Alas 12:08 na po ang ating oras, araw po ng Lunes, June 13, 2022. Alas 12:08 na po, kaya sumasayin nyo na po ang programang Ratsada Balita ni Double J. Dito pa rin po sa Broad Streamcast Communicators. Ayan mga kababayan po, maganda tanghali ba? Maganda tanghali muna sa aking mga kababayan, sa ating lahat sa atin na nakikinig na nandito ngayon sa Pilipinas. Ay, mali, nasa abroad kayo. Ganun din ang aking mga kababayan na kapawaray, maupay na kulok, o unto pala, unto pala. Maupay nga unto, kunain man kamo yan, ni Kabeo Samar, Adalete, at ito atong probinsya, o kunain man kamo ni Amundo. Yan. Kaya nga po, siyempre, binabati muna natin ang ating mga kababayan, si Ate Naida Nibal Anakta. Yun, ang mahal na mahal yan. Si Alicia. Ganun din si Evelinda Olivera. Thank you very much. Si classmate Evelyn Mercado Dolores. Si, Ate Labs. Yan. Si, ang ganda pangalan niya dito. Nofer Team Liorep of Periul po yan, mga kababayan po. Si Eric Balane. Ganun din si Rodolfo Sortijas. Ayan, magandang tanghali. Rodel, adonay si Rodel. Magandang sabon sa iyo. Congratulations sa anak mo, Rodel, ha? Si Ratsi Buma Mendiola. Magandang tanghali. Si Rilo Hines Gonzalez. Manuel L. Perez. Ganun din si Julio Tuazon. Thank you, Sir Julio. Chiki Chico. Ayan, ganda pangalan ito, ha? Chiki Chico. Si Sir Frederick Pederis. Thank you very much. Si Filomino Aguilar. Si Ona Gabio. Maganda tanghali sa inyo. Ganun din si Ma'am Lulo. Si Mami Lulo, ganak ko. Ano ba yung pronunciation niya? Pasensya na po, Mami Lulo, ha? Kung napapansin ako, hindi ko nababanggit maayos ang inyong apelido. Si Angie Santos. Ayan, si Angie ang ating correspondent yan. Si Merlinda MC. Si classmate Maribel Jose. Ganun din si ang aking pinsan. Si Akong Dasmariñas. Si Joy Dasmariñas. Thank you, Joy. Si Rosalia Perante. Ganon din si Celia
Berangkulyo. Yan, no? Pasensya na po kasi yung nagsusulat to, si Nene Gidukos, Juanito Noel Aborque Amago, si Teresita Cuevas, si classmate, si Angelito Dalangin. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kaya nga po, tayo naman, kumusta po ang inyong pagdiriwang ng araw ng kalayaang kahapon? May mga katanungan nga, tayo ba'y lumaya? Kayo ba'y nakalaya? Mga kaibigan ko, kayo na po makakasagot yun. Bahala na po kayo sumagot dahil tinatanong din ako niyan, tayo ba'y nakalaya? Kami po, kayo nakakasagot yan. Hindi ako, basta ako, mayroon ako sarili. Yan ha? Maganda rin ang gagaling sa inyo, hindi galing sa akin. Parang wala tayong pag-uusapan, walang magbabas sa inyo, ganito, ganyan, kung ano man sasabihin, sa inyo na po yun. Bahala po kayo magsabi dyan. Ang ating mga kababayan ang dapat magsasabi yan, hindi ako, kasi kami nasa media tayo, dapat nasa gitna lang po tayo. Ayan, mga kababayan ko ha. Kaya nga, kung ano man ang magiging usapin dito, ayan, ako mga kaya, tayo ay pumapagitna lang po tayo. Kung anong dapat ibalita, ay ibabalita natin, mga kababayan. Kaya ngayon lang po, ito na naman po ha, mayroon tayong mga balita na inaantabayanan po siyempre, no? Ang ating mga kababayan. Ayan, magandang ikasa naman tayo. Ayun. Maganda tangali. Ayan na po. Ito na po ang ating mga balita. Sa mga balita, mga kababayan ko, ito, napakalungkot na balita, araw pa man din ng kalayaan. Sa bagay, para sa ating mga ganitong pagkakataon, nakalaya na sila. Yan. Dalawa po, mga kababayan, ating mga kababayan, ang binawian po ng buhay o nasawi nang sila ay mahulog sa rilis ng train o the MRT3. Kaya nga, ayon sa report na nakalap ng The BeatWatcher Philippines, patay ang dalawa katao matapos na mahulog mula sa flyover at bumagsak sa rilis ng MRT3 sa pagitan ng Magallanes at Taft Avenue Station kahapon ng gabi. O kagabi, mga kababayan. O, linggo ng gabi. Tama, linggo, kahapon, kagabi. Base sa initial investigation, lulan ng motorsiklo ang dalawa kung saan sa sobrang bilis ng kanilang pagpapatakbo. Nawalan sila ng kontrol at bumagsak ang motor sa rilis ng MRT3 alas 6:37 ng gabi. Ako, nakakalungkot mga kababayan ko. Dahil sa pangyayari, pansamantala munang natigil ang operasyon ng MRT3 ng ilang oras. Nagsasagawa pa rin mga kababayan ko ng investigasyon ang mga otoridad sa nangyaring insidente. Naku, kawawa naman. Nakikiramay po ang buong broad streamcast communicators at ang the new Pati ako nalito na kasi ang dami nagsasalita. Pasensya na po ha. The new BeatWatcher Philippines at ang Ratsada Balita ni Double J.
Ayun, sa usapin pa rin kahapon ng araw ng kalayaan. Halos 29,000, mga kababayan ko, ang mga naghahanap ng trabaho ang sinamantala ang Independence Day job fair. Ayun, sana nga po makuha na kayo lahat dahil 29,000, mga kababayan ko, ang naghanap ng trabaho doon sa job fair na nangyari kahapon. At sana po lahat kayo ay makuha at matanggap sa inyong inaplayan. Mahigit 28,000 o malapit na sa 29,000 na mga naghanap ng trabaho ang nagtungo sa iba't ibang lugar kung saan isinasagawa ang nationwide. Sabay-sabay po yan, mga kababayan ko, kahapon. Nationwide trabaho, negosyo, kabuhayan, job at business fair bilang bahagi ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan kahapon ng kahapon ng araw ng Linggo. Ayon naman sa ipinalabas ng Department of Labor and Employment, sinimantala umano ng 28,600 na mga naghahanap ng trabaho, ang 151,000 local at overseas employment opportunities. Ako, napakaganda, 151,000 ang nangangailangan ng trabaho. Sana naman po makuha kayo lahat at ang iyong inaplayan ay ugma doon sa inyong pinag-aralan, sa inyong qualifications at sa inyong experience. Mahirap naman po kung kayo nag-apply kayo na hindi tugma doon sa inyong experience at pinag-aralan. At siyempre, naandun lahat na yun, ano? Ay, ito po ang aking yan. Dapat, kasi ganyan naman talaga eh. Kung anong hanap, isana na po, yung ibang na naghahanap man ng trabaho na nag-ugma, utugma doon sa kanilang qualifications, experience, sana naman po mayroon. Kasi mayroon mga yung naghahanap ng trabaho, doble-doble, triple pa minsan yung kanilang ang mga company na iisang trabaho ang hinahanap, pero tatlong kumpanya naghahanap. Kaya kung kayo man ay naandun sa qualifications na yun sa kanilang hinahanap, apply na kung ilan po na mga kumpanya ang naghahanap para sa inyong qualifications, sa inyong pinag-aralan. Yun ang maganda po, mga kababayan. Pero kung mayroon naman, halimbawa, ito yung inyong pag-aralan, ito ang inyong experience, ito ang inyong qualifications, wala naman naghahanap ng ganun. Diba? Yung iba naman, sinasabi naman ng iba kasi, sige, kahit ano lang trabaho, importante may trabaho, hindi pa rin nagtutugma yun, mga kababayan ko. Mayroon pa naman siguro pagkakataon na makakahanap din kayo ng tugma doon sa inyong qualifications, mga kaibigan ko. Ayon pa kay Dolly Secretary Sylvester Bello III, sinabi niya na ito'y base na rin sa report ng Bureau of Local Employment na sa kabuuang bilang nasa 2,204 o 205 applicants ang agad na na-hire, habang 9,000 ay kinukonsidera na parang near hire ngayon. Parang bukas tawagan kita, itong number namin, ganyan. Pero ang isa dyan, mga star, mga kababayan ko, pag sinabi sige, tatawagan na lang kita. Napakagandang dahilan yan para sabihin na hindi ka tanggap. Ito yan. Dahil ako, naka-experience na ako ng ganyan. May mga inapplyan ako, although license na ako, engineer, electrical engineer. Hindi na sinasabi na, sige, tatawagan kita. Pero, alam ko na po yun, dahil from the very beginning, bago ako nag-graduate, bago ako nag-board, alam ko na yan. Sinasabi na sa amin ng mga professors namin, pag ganyan, pag nag-apply kayo, pag sinabi, tatawagan na lang kita, it's a nice way of saying, sorry, hindi ka tanggap. Diba? Ganyan yan. Ako hindi ako natanggap. Bakit? Kasi puno na yung aking pinag-apply. Totoo yan. Kaya bumagsak ako sa batasan pambansa. Yung ginagawa pa lang yan. Meron akong post yun doon na ginawa, yung parang fasad. Yun ang ginawa ko. After that,
na gusto niya tatrabaho ko mabilis, inilipat ako sa heart center. Ganon din ang heart center noon, hindi pa rin tapos ang heart center. May mga part ng heart center doon na kailangan pa nalagyan ng mga installations. Kaya kahit na paano, isa ako sa inilagay dyan. Yan. Kaya nga po, kahit paano, nagamit ko ang aking lisensya. Nagamit ko sa isang bodega dito sa may Del Monte. May isa akong project na napakalaking bodega. Yan, ginawa ko ng plano. Lahat yan, sabi na may mga tauhan ako na nilagay ko doon para sila ang gumawa. Yan. At least nagamit ko. After na nangyayon, napunta na ako sa media. Hindi ko na napansin na ano yan. Kasi kung saan ka masaya, doon ka. Parang dito, mag-job seeker ka. Trabaho ka. Eh, masaya ka na doon sa pinuntan mo. Kahit hindi yun ang inyong napag-aralan, madali naman matuto, mga kababayan ko. Pero kung ikaw naman, yung mga katrabaho kasi, sasabihin, kailangan two years experience, di ba? E, paano yung mga bagong graduate? Hindi na sila ang tatrabaho kasi wala sila experience, di ba? Wala na. Di, nangan na lang. Di ba? Mas maganda sana yung mga mas magandang kunin yung mga tao na wala pang experience. Iyon ang magandang pagtulong sa kapwa. Hindi yung 12 years experience, 1 year experience, consensitive naman yung trabaho. Okay lang yan. Pero, napag-aaralan naman. Kasi may mga tao naman doon na kailangan pwede magturo sa iyo eh. Andun yung mga boss, andun yung mga supervisors. Kaya lang, ang nangyayari kasi, pinababayaan na lang. Parang ayaw na magtrabaho ng mga matataas ang ranggo. O kayo na, kasi inilagay kayo dyan eh. Di ba ganyan? Nangyari sa akin yan, mga kababayan ko. Lahat yan ng mga nangyayari na mga sinasabi ko na experience ko po lahat yan. Paghahanap ng trabaho, ipasapasahan ka, ganyan-ganyan. Eh, sabi ko, naghahanap po ako ng trabaho, hindi po ako naghahanap para lukuin eh. Para, yun pala, pag mga ganong style, mga kababayan ko, siyempre hindi nila makasasabi yan, sige, mag-open tayo, ito open natin. Pero yung bawat tao sa inyo, may mga ano na yan, may gusto na silang ipasok. Kaya ito pareha, yung ano ko ito ha, akin po ganito, pamangkin ko yan, o pinsan ko yan ha, gusto na yan, ganyan-ganyan. O di, bulungan brigade na yan. Eh siyempre kung mayroon may papasok yan na walang kapit, ay sorry po, sige ito ganyan. Anong mga rason ang sarasaw sa inyo? Yung pala may gusto lang ipasok. Ganyan. Ngayon may nangyari dyan. Ahay na po. Sa isang universidad dito sa Metro Manila. Universidad, hindi high school, hindi elementary, universidad po. Pinapatakbo po ng gobyerno yan. Mayroong isang bagas na doon, hindi na kasi sinipa, tinanggal ng isa pang university. Nag-apply dito. Dahil siyempre, alam naman yung record niya, hindi maganda. Lumapit sa isang konsehal, isang opisyal, konsehal yata, basta ganun, ng City Hall. Ayan. Okay, nausap man yung City Hall, isang sulat lang yung City Hall, tanggap na agad. Ayos, nung nakita ang record, bakit nyo tinanggap? Ito pala kaya nga sinibakyan doon sa kabilang nga universidad dahil itong record niya. Tapos tinanggap natin, dito magkakalat yun. Iyon ang sinasabi ko, palakasan. Sana dito sa nangyaring job fair, walang palakasan. Hindi mawawala yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan ko. Yung mga nagpunta sa job fair na yan, yung mga naghahanap, yung sa kanila mga empleyado, mayroon na silang gustong ipasok yan. Maniwala po kayo sa akin. Gusto na nilang ipasok to sa kanila, si ganyan. Kaya nakareserba na sila. O dito na kayo, okay na yan. Basta kunyari na lang na magtatanggap pa kami na ganito, ganyan. Diba? Yung talagang yung mga pumunta doon na talagang naghahanap talaga at kailangan, ayan sinasabi na kaagad na nasa 2,000 ang agad na hire. Oh. Yun maganda, ganon. Eh kaso, ilan dati at 28,000 sila. E 2,000 lang ang na-hire agad. Bakit? Oh, diba? Yun nga sinasabi ko niya sa bago pa lang tayo magsimula, sana tanggapin lahat. Para makita natin na walang nakatabay. Ika nga. Ikaso, anong ginagawa ng gobyerno? Pangako. Ilang gobyerno nang dumaan? Tandaan nyo po,
Maggagawa tayo ng trabaho, ito ganyan, para mayroong trabaho lahat. Ganyan ang mga pangako. Kahit magkaroon ng election, ganun pa rin ang pangako. Asan? Ngayon pa lang sana, o job fair pa lang to, ha? Eh kayo, asan ang gagawin yung trabaho? Pag, ibig sabihin nun, ito yung pinangalandakan nyo, ito yung kasagutan doon sa inyong pangako. Magkakaroon kayo ng job fair, magkahanap kayo, magtatawag kayo ng mga company para kung anong kailangan nyo dito, ganyan, ganyan. Eh, talaga makikita yon. Pero, ikaw mismo, bilang leader, magtayo ka ng magtayo ka ng trabaho mo. O, di ba? O, kumuha ka ng mga investors. Parang ginagawa ng Sumart, kahit ng mga kaibigan, pakinggan nyo ko. Yung Sumart dito sa Marikina. Di ba, mayroon Sumart dito? Nabalita ako kasi na nasa PIO ko, malapit ako sa PIO noon. Nabalitaan ko na ang kontrata ni BF dyan noon. Sige, magtayo kayo dyan. Pero ang kukunin yung mga empleyado doon from Marikina. Ganyan. Ganyan ang dapat na magandang tawag to. Magandang deal sa isang malaking company, isang malaking negosyo na itatayo sa lugar mo. Sige, magtayo ka dyan, papayagan kayo. Pero ang kukunin yung mga empleyado, yung mga kalian, sales ladies, ganyan, basta magtatrabaho sa loob ng department store from Marikina. Iyon ang narinig ko. Sabi ko, naku, maganda pala yan. Eh, ginawan ko po yun ng report. Hindi ko alam kung hanggang ngayon, iyon pa rin ang mga trabaho nila. Baka mamaya nagkapalitan na. Yung iba, nilipat sa kabila, lipat yan. Ganun naman talaga sa branch. May branches sila, inilipat yun. Ngayon, okay lang yung mga supervisors, mga matatas, kasi yun ang magte-train. Yung magte-train sa kanila. Pero mayroon naman, di ba, sa ang natin yun, andiyan pa yung 6 months ka lang. After 6 months, pahinga ka na para iba naman meron, di ba? Ganyan ang nangyayari na sa mga ganyan. Di ba, sabi niyo ito, Duterte, alisin niya, endo na yan. Ayun, na-ando to. Dire-direso lang sana, di ba? O, sabi nga, Maril, hindi ka regular. Mariregular lahat. Kung naregular. Pabanggit, naregular sa company. Anong company? Yung kanilang kung saan siya, kasi, yung parang investigator, yung mga mga company na gusto, nanghihingi ka ng trabaho, ikaw ang kukuha ngayon, yung ibibigay mo doon. Ganun, di ba? Agency, kaya tama, agency. Agency yun, na regular siya sa agency. Ipa, paano kung agency wala ng customer? Di ba? Kaya lang nung kumikita ng mga agency na, di ba, may customer pa? Eh, kung wala ng customer. Ang sinasabi dapat sa ating labor code, kukunin nila, magiging regular, yung mga company mismo na kumukuha sa mga agency ng tao. Ang mga tao kinukuha sa agency, kaya hanggang 6 months lang. Alam mo, ganyan din ang nangyari dito. Ang iba naman dito sa Marikina, kukunin ka, yung mga walang trabaho. Sige, dito kayo, may trabaho kayo. Ang trabaho nyo lang para lahat mayroon, hati-hati kayo. Sa umaga, 4 hours ka lang, ikaw 4 hours na masusunod. At least may trabaho kayo, sumisweldo kayo kahit papano. O sige, ikaw, ang trabaho mo dito ay 6 to, ganun lang. Basta 4 hours na 4 hours. 6, 7, 8, 9. Tapos ka na, susunod naman pa hanggang alas 6. Hanggang basta 4 hours kayo lagi. Para lahat mayroon. Ganyan. Hindi sila hanggang nagpalit na ng administration, nagpalit na ng... Ando pa rin sila. Hindi sila inalis. Kasi yun ang, ewan ko, parang ginawa yata ang batas yan dito sa Marikina. Na ang mga nagtatrabaho, walang trabaho, mga nanay, di ba yung mga nanay na sa bahay lang, wala na yung mga anak nila, malalaki na. Sige, kukunin kayo dito, okay lang kung anong trabaho. Wala kayo, wag lang kayong mamili kung saan kayo ilagay, doon kayo lalagay. Okay lang yan, dahil accepted na yan dito sa Marikina. Hindi porque, ay, ikaw, pag-awalis ka lang, ikaw, hindi po. Dito, pag ginawa ka, ganun, kinuha ka ng gobyerno, tatrabahoin mo yun. Ganyan dito, hinahati-hati yung oras para lahat. Yung 8 hours, ginagawang 54 hours, dalawang tao na yun, sumisweldo yun. May sweldo sila sa government ng Marikina. Kaya nga ito,
Sige, 28,000 na nag-apply. 28,600. Ubus 29,000. 2,000 lang ang nakuha. Agad. Pero yung 9,000, hindi pa tiyak. Ikaw ay pwede ka nang magtrabaho. Pwede ka nang mag-umpisa. Hindi yata ganun mga kababayan. Meron mo, ang dami pa pala. Diba? Kaya nga dapat yung 29,000 yan. Sige na, kunin mo na lahat yan. Yung iba kasi, ang may masaklap din kasi sa ating mga kababayan, naghahanap ng trabaho, namimili ng trabaho. Dito naman, nagpasalamat naman si Belio sa pagpupusigi ng ating pamahalaan na magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Ito'y para sa employment recovery. E paano nga magiging recovery yan? 2,000 lang sa 29,000, almost 29,000 na nag-apply. Dadalawang libo. Eh, ano saan mo dadamputin ito ngayon na natitirang 29? Diba? Napaka hirap ng maghahanap ng trabaho ngayon. Ngayon, kung ito na sinasabi nila, ito na yung pagkakataon. Samantalain. Eh, kaso ba ano pagkakataon? Mayroon nga pinakita ganyan. Gaano katiyak, gaano tayo kasiguro na ito na nga ang mangyayari? Dito na tayo. Aabot kasi mga kaibigan ng 1,163 employers ang nakibahagi ito sa event na ito. Dala nito ang 151,325 local overseas job. O, diba? Bakit 2,000 lang? Eh, dami pa lang nangangay, dami pa lang trabaho. 151,325 ng mga trabaho ang nag-aabang para sa mga mag-a-apply. Eh, wala naman pala. Gaano karami ito? 151,000. Eh, 2,000 lang ang nakuha. Eh, ano ngayon yan? Sige nga, asan itong iba? Itong 151,000. Ako, mga kaibigan. Samantala, sinasabi rin na 315 na aplikante naman para sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Para sa training. Yan. At least kapag ano, may andyan yung TESDA tawag doon. Sumasali sila para matrain itong mga tao ito. 190 rito, dito mga sa ganun ha, ay inirefer sa Bureau of Workers with Special Concern. Yan, ano yung mga kailangan nila, di ba? Kung ano yung kailangan nila, mayroon sila dyan. Sige, dito kayo. Para sa livelihood training, assistance, at yung mga 190 na yun na inirefer doon sa Bureau of Workers with Special Concern for livelihood training assistance at mayroon pang 267 na inirefer naman sa DTI, Department of Trade and Industry, para sa business inquiries and concern. Kaya talaga pinaghati-hati, kaya lang ang masaklap, wala pa sa kalahati ang natanggap. Diba? So another na naman niya, ano nga, another independence din na naman para magkaroon na naman ng, ano, ng job fair. Mga kaibigan, ano mga kaibigan? Sana nga po, kung may kailangan, ang maganda lang dyan, itong mga trade DTI, alamin, sino ang mga nangangailangan? Anong mga pangangailangan ninyo? O kung yun yung dole, saan yung dole? E mga ito, sino mga kumpanya ang may pangangailangan ng mga trabador? Weekly, kung kinakailangan, o halika, sama-sama tayo, magkaroon tayo ng job fair para makuha natin ang ating, para mapunan lahat. Hindi, pag may okasyon lang eh. Halimbawa, birthday ni Pangulong mga Pangulo, birthday ni ganito, ganyan. Parang saka tayo nagkakaroon ng job fair, di ba? Sana linggo-linggo kung kinakailangan. Kasi, yung para umulad tayo eh. Di ba, ang inahabol natin, ating economy para umangat. Paano aangat dito kung tayo, saan tayo kukuha ng mga trabador? Ang kumuha kasi referral na lang eh. Ito kapatid ko, sige, pasok mo na dito. Hindi ba meron tayong nepotism na bawal magkapatid, bawal magkamag-anak, ganyan. Di bali sana kung mag-asawa, bawal. Di bali sana kung kayo nag-asawa kayo, pareho na kayong trabador doon. Pumasok kayo na hindi pa kayo mag-asawa.
O di ba? Iyon ang po pwede. Pero kung papasok kayo, mag-asawa kayo, patay na. Hindi, may batas kayong lalabagin. Kaya alam ko, nasa may-ari na yun ng kumpanya. Kung nga may-ari nun, hindi corporation, isa lang ang may-ari nun, single property lang nun, proprietor, kunin niya mga kamag-anak niya, pwede naman yun. Kaya alam, maliban sa pag-aalalay sa employment at formal sector, iginawa din ng Department of Labor and Employment ang emergency employment at livelihood assistance sa mga vulnerable at marginalized worker. Ayan, ito sinasabi ka, kaya nagkakaroon ng tawag doon yung sa sinaasa kongreso, di ba? Mga party list, dahil ito mga taong ito, mga vulnerable, marginalized workers, ito ang kanilang dapat bigyan ng pansin. Eh, mayroon na tayo sa kongreso. Bakit wala nga ang kongreso? Ganyan, ang dami pa rin mga taong napapabayaan ng mga ganito. Di ba? Ano ang silbi ng ano na yan, ng mga party list na yan? Ito ang dami pa rin eh. Kaya ang gobyerno gumagawa, sana hindi nagagawa ang gobyerno kasi meron na tayo dyan mga party list. Sila na ang nagre-represent na maggagawa sila ng batas para sa mga taong kanilang nire-representa. Diba? Kaso nangyayari, wala eh. Na pagdating, pag nakaupo na sa Congress, kanya-kanya dikita na yan kasi mayroon silang mga allowances na milyon-milyon, ganyan, diba? Nagbakasyon lang ang mga congressman dati, milyon ang kanilang pabaon. Tama ba, diba? Alam natin yun. Lumabas sa mga balita eh. Balita, hindi lang balita na basta balita yun. Hindi yung fake news. Diba? Mayroon pa silang mga tawag ko, mga project na milyon-milyon din ang pondo. Diyos ko po, mabag yung langit. Pero yung mga trabador, wala. Sige, may project ka dito. Anong project yan? Hanggang ilang araw lang yan, ilang buwan lang yan. O tapos na, wala na. Ganyan. Ang sinasabi nila, at least, nakapagtrabaho. Diba? Eh, paano yan? Itong kailangan natin trabaho, kailangan natin, yung talagang trabaho na ikaw mapipermanente ka dyan kasi may pamilya ka, may binubuhay ka. Hindi naman kung sarili mo lang, pwede ka naman siguro magpalaboy-laboy kung gusto mo eh. Kumuha ka ng trabaho, di ba? May paparapan sarili mo lang. Kaso ang karamihan dyan, kaya naghahanap ng trabaho dahil may binubuhay na. May tao, may pamilya. Kaya yun ang dapat tingnan ng ating gobyerno. Di ba? Ito, pinangunahan kasi ni Bill yung pamamahagi ng ayuda. Doon nagkabigay din ng ayuda. Kaya lang, sandali lang yun kung mabibigay ka ng cash. Alam mo, cash ang binigay mo, bigyan mo ng pangkabuhayan para matagalan. Kasi kung bibigyan mo sila ng cash, bukas wala na yan. Diba? Kasi ang tao nagutom, walang pagkain. Kumakain isang beses sa araw, bigla sila nagkaroon ng pera, binigyan sila ng gobyerno. Umuubos dito, ubos doon. Ganyan lagi para sila naman ay kahit papaano mabusog. Magkalaman ang kanilang tiyan. Pero kung bibigyan mo sila ng kabuhayan, matagal po yun. Iikot ang pera dyan, iikot ang nasa mga pakikinabangan na. Kasi mayroon na 1,286 tulong kong kabuhayan, iyon lang ang naibigay nila sa ating disadvantage o mga displaced workers sa programang TUPAD, program beneficiaries, at ito'y sa Bulacan. Diba? Iba paano din sa Metro Manila? Bulacan noon, nagbigay sila, pero paano yung Metro Manila? Kanya-kanya kasi dyan. Anong proyekto nito para sa mga na-displaced na mga workers? Diba? Nawalan ng trabaho. Wala ng kilita. Ngayon, hindi naman halimbawa, kung ikaw driver, jeepney driver ka, itong pinagkakabuhayan mo, wala na, anong gagawin mo? Tutunganga ka? Humahanap ka ng ibang pagkakakitaan, kumbaga sa, lumipat ka ng pagkakakitaan mo, doon ka ngayon kikita. Ito sa pamanggitan naman ng DOLE, mga kababayan ko, Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program, nagbigay din si Bello ng bicycle unit sa 500 freebies. Free bisikleta beneficiaries
at nego cards negosyo sa kariton. Yun ang sinasabi ko, dapat pangkabuhayan huwag ka magbibigay ng cash. Ito yan. Hindi kailangan ng cash, pangkabuhayan. Ngayon, ang tanong naman doon, paano lalago ang kabuhayan mo kung ganito man ang sitwasyon natin? Diba? Kaya nga, mayroon tayong programa, Buy Filipino Products. Ay, bumili tayo na tayo. Huwag niya tayong bumili ang ibang bansa. Tayo mismo bumili para yung pera umiikot. Ganyan ang dapat. Diba? Mayroon sila mga, diba yung mga nagbabike, may mga paninda, ayun, mga beneficiary dyan, mga ito may nego cart o negosyo sa kariton. Ibig sabihin nyo. At mayroon din sila 563 na mga informal sector worker. Ito nakatira sa mga squatters. Mga squatters nila. Nagbigay din sila ng 563 na mga tulong. Yan. Yun nga sinasabi ko. Sana hindi pera, ha? Sana ibigay nyo pangkabuhayan. Ito, may panawagan. Panawagan o kahilingan itong si Department of National Defense Secretary Del Pen Lorenzana sa susunod na administrasyon na sinasabi niyang kooperasyon ng mga Pinoy. Makipag-cooperate tayo sa susunod na ito yung kanyang kahilingan, ha? Makipag-cooperate tayo sa susunod na administrasyon, sabi ni Lorenzana. Kaya nga po, hiniling ngayon, kahapon, hiniling kahapon ni outgoing DND Secretary Delphine Lorenzana sa lahat ng mga Pilipino na makipag-cooperate sa susunod na administrasyon. Diba? Ngayon, ito ang panawa ni Lorenzana kasabay ng 2124 araw ng kalayaan. Kaya nga, anya ang kooperasyon ng mga Pilipino sa susunod na administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, ano ba ang elected siya, ay para rin sa kinabukasan ng lahat. Yun kasi may nagtatanong, elected ba talaga siya? May naniniwala ba? Yun ang tanong. Wala na. Wala na tayong magagawa. Gusto nang ipaupo. Sapilitan ng pagpapaupo. Diba? Unang-una, mga opposition, wala nang nagawa. Umahimik lang, gumanga na. In this period, sabi niya, dito sa transition na ito, magpapatuloy tayo sa ating trabaho. Magkakasama tayo sa ating bagong mga leader na sabi natin, magkaroon tayo ng pag-asa at sige mga dreams ng ating mga nakaraan, ng ating mga ninuno, ito nga, ng ating bansa. Kaya nga ito, magtulong-tulong tayo. Pinalalahanan din ng Lorenzana ang publiko na ang tinatamasa natin kalayaan sa ngayon ay regalo ng ating mga ninuno dahil sa kanilang sakripiso. Yan na, ha? Maliwanag yan. That's the truth. Yeah, sige. Kung tutusin talagang totoo, pero nakikita ba natin yan sa ngayon? Ayan. Inaasan din niya na ang kanilang sakripiso ay para sa kinabukasan ng ating ng bayan. Sabi niya, kung tayo ay titingnan natin ang mga nakaraan, sa ating dinaanan, dito ang daan, tayo ay ginagabayan patungo sa kalayaan. At ang demokrasya na ating tinatamasa ngayon ay dapat isaisip na natin yan sa trabaho at manatili tayo na ginagawa natin na ma-achieve ang mas magandang kinabukasan. Kinabukasan na tawag doon parang na-dream din, dreaming yan ng ating mga bayani para sa atin. Yan. Kailangan maging positibo tayo sa pag-arap at dalhin natin at panatilihin natin sa na ma-achieve at makuha natin itong pangarap ng ating mga bayani para sa atin. Yan. Tayo ngayon ang magpapatuloy
dahil tayo ay pinalaya na ng ating mga bayani, tayo naman ang magpapatuloy. Kaso, question mark, ang dami mga question mark yan. Kasabay nitong panawagan ni Lorenzana sa lahat ng mga Pinoy na yakapin. Yakapin ang mga pagbabago na kanilang kaharapin sa bagong administrasyon. Ganyan. Ang Independence Day, mga kababayan ko, kahapon ay may temang kalayaan 2022, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Yeah. Pero ito pa, mga kababayan ko, nakita natin na hinimatay si Secretary Lorenzana, no, doon habang nagkakaroon ng flag ceremony, at mabuti na lang na kahit paano hindi siya bumagsak, mantuloy yun, dahil na ano siya ng babae na sa kanyang likuran. Kung hindi, bagok ang ulo niya. Tanda niyo po. Pero ngayon, ang magandang balita, stable na po ang kondisyon ng kalihim. Nasa maayos na kalagayan na ngayon si Secretary Lorenzana matapos na mahilo. Ayan, mahilo habang siya ay na dumadalo sa programa ng 124 na Independence Day kahapon. Ayan. Ayon kay DND Executive Assistant Peter Paul Galvez, stable na. Stable na ang kalagayan ng kalihim at siya ay kasalukuyan ng nagpapahinga sa isang pribadong pagamutan. Papahingain muna. Pahinga muna siya kasi puyat. Galing siya sa Singapore. Tapos sa itong mga nakalaang araw, puyat din siya. Ang daming ginagawa, ganyan ang trabaho ng ating mga officer. Wala naman siguro officer natin na natutulog. Ewan ko kung totoo yan, sinasabi nila, natutulog lang. Ewan ko. Dito, nilinaw din ni Galvez na hindi naman daw nag-collapse ang kalihim. At conscious ito. Katunayan nga, di ba, nang may report na habang dinadalay, nakakapagsalita pa. Pero bakit bumagsak ng gano'n? Hindi niya naalalayan ng kanyang sarili. Para bang yung talagang bumagsak lang siya ng gano'n, kundi bagok ang ulo niya. Semento pa man din ang babagsak niya. Ayon pa kaya Galvez, sinasabi naman, may nagsalita rin daw si ano, nagpahayag din itong si ang tagapagsalita na si Arsenio Andulong. Ito'y batay sa informasyon na binigay sa kanya na ang kalihim na umuwi pero pinigilan siya ng mga doktor. O yan, ayaw siya palabasin ng ospital. Dahil patuloy pa ang ginagawang obserbasyon kasama sa kanya. Kasama ngayon ang kalihim ang kanyang misis sa ospital. Siyempre, yung babantay ng pamilya doon. Ayaw pa kaya doon, biglang nang lambot ang katawan ni Secretary Lorenzana at saka nahilo. May ibig sabihin nun, talagang kulaps kasi bumagsak eh. Hindi niya naalalayan ang kanyang sarili. Kung siya ay nahilo lang na ganyan, pwede siya umupo. Kasi parang walang kagalaw-galaw na gumanon lang sa bigla. Kung ano ibig sabihin nun, hindi pa aminin na ganun talaga nangyari. Wala naman, okay na naman siya ngayon. Aminin nyo na ganyan, di ba? Huwag niya pa paligoy-ligoy pa. Nilinaw po dito ni Andulong kasi mga kababayan ko, wala pa ang Pangulo Rodrigo Duterte nang mangyari ang insidente. Bakit nakaano na sila, nakahanda na? Akala ko nga doon sa video, nasa una na ang Pangulo. Sa pagkakalam ko, wala pa sa Pangulo Duterte, ayaw kay Andulong ha. Parang si Manila Mayor, hanilak mo na lang ang nandoon katabi niya. Ayun yata, nasa likod niya, ayun yata si Mayor Lacuna ang nagsalo. Oo, kasi kung kumalayo-layo si Mayor Lacuna naman yon, talagang tiyak na tiyak, bagok ang kanyang ulo. Pero sa ngayon, ang maganda balita, nasa mabuti ng kalagayan ang kalihim. Ito, ay, may hamon sa bagong administrasyon. Ayon kay incoming House of Representatives Speaker at kasalukuyang Majority Floor Leader na si Martin Romualdez. ano ba ito? Kapatid ba ito? O tito ni ano ni Bongbong Marcos? Na sinasabi, mabigat ang hamon na kinakaharap. Sa ngayon, ha?
isang tabi muna ang politika. At ito naman, ganitong pagkakataon. Paano tayo makaka-move on kung tayo puro bangayan ng bangayan? Ito, itabi muna natin. At andyan na yan, tapos na eh. Di ba? Dito nga, ayon dito kay Romualdez, sabi niya, ang Independence Day ay siya ang naging representative ng gobyerno doon sa paggunita sa Emilio Aguinaldo's line sa Kawit, Cavite. Kaya dito, wag muna tayo. Alisin muna natin ang politika. Kasi maraming kakaharapin, maraming hamon na kailangan harapin ng gobyerno. Diba? Ngayon, sa naturang site, ang isang lugar na unang sinabi, diba? Matatandang ilang site yun. Barasuen, sa Monumento, Bonifacio, Shrine, ano pa ba? Yung Luneta, at sa Kawit, Cavite. Yun lagi ang mayroon mga okasyon doon pinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan. Dahil itong lugar na ito sa Kawit, ito yung lugar ng unang proklamasyon, mga kababayan ko, ng kalayaan sa bansa noong taong 1898. Dito unang idineklara na tayo'y malaya na sa kamay ng mga Espanyol. Bahagi ng kanyang talumpati ay ang akila niya. Dito niya sinabi sa sambayanan na ito muna, isang tabi muna natin yung politika. Mabigat pa rin nagaharaping hamon sa inaharap. Ayon pa kay Romualdez, ang nalalabi pa nga na bagong pamunuan o yung nalalapit na pamunuan ni Marcos, Cardinal Marcos, na magsisimula July 1, 6:30, alis na si sa Malacanang. Sinabi pa ni Romualdez na dapat magkaisa ang lahat dahil hindi pa lubos na nakakabangon ang ekonomiya dulot ng epekto ng pandemya. Pwede naman yun. Ang tanong nga, ngayon may nabasa ako, mayroon na naman na may 100 na bagong kaso ng COVID-19. Mayroon ba talaga? Kasi kung makikita niyo yung mga pulubi andyan eh. Pakalat-kalat, mga bata, mga matatanda, ngunit hindi nagpe-face mask. O, di ba? Kung saan abuti ng gabi, doon na lang matutulog. Ganun lang sila. Eh, sinabay, tinataman, malakas ang kanilang immune system. Sila pa mas malakas. Bakit tayo nagkakaganito tayo? Takot. Nasa utak na natin na ang takot na ganito, ganyan, ganyan, ikamamatay natin yan. Pag tayo tinamaan, tinakot na tayo ng gobyerno. O ngayon, pag nakaramdam lang, talagang ito sa iyo yun. Kasi itinatak na sa utak ninyo. At itinutulak ng utak natin na tayo ay mahina, tayo ay, tayo ay magkakasakit, madali tayong tamaan. At itinutulak ng utak natin na andyan ang COVID-19. Ito mga palaboy-laboy, mga pulubi, hindi nila iniisip yan. Ay, magkaka-COVID ako, ito, ganyan. Hindi! Basta sila, lakad dito, lakad doon. Kung gusto yung makita, kumunta kayo sa Paranaque. Excuse me. Sa Paranaque. Sa ano pang street yun, yung pinakamalaking street sa Paranaque. Ang dami dyan sa gabi. May mga bata na mumulot ng basura ni walang face mask. Pinag-aaralan ko yan eh. Bakit sila? At saka nagbabasa ko, mayroong bang ganito mga klase ng tao na ospital, namatay, huwag naman namatay. Basta ito nagkaroon ng ganito kagrabing sakit dahil sa COVID-19. Wala. Iyon at iyon pa rin ang nakikita ko sa gabi. Dahil dyan ako natutulog mo sa ospital na yan. Excuse me. Pagdating sa gabi, bibili ako ng pagkain, sila pa rin ang nakikita ko. Asa, di ko naman tanong, meron na ba sa inyo ng ospital? Baka naman ako sampalin eh. Inoobserbahan ko lang yan. Iyon at iyon pa rin. Yung bata, yung mag-asawa, pagdating sa kabila, iyon pa rin, ganun pa rin. Sila pa rin. Oo, wala
pagbabago, ibig sabihin, kung sila ka nakasakit, wala, hindi ko na sila makikita ng gabi-gabi. Diba? Ibig sabihin nun, ilang buwan ako na nandyan. Wala. Tingin lang. Obserba. Okay na. Diba? Eh, ngayon sa atin dito, nakikiusap kayo dahil hindi pa nakakabangon ng ekonomiya. Ito ano ba bangon nyo? Nasaan na? Tinakot nyo ang tao. Diba? Asan ang mga namatay? Sino-sino? Sigurado ba kayo mga namatay yan? Namatay sa COVID? O, di nga. Magkasakit ka, sabi, oh, COVID na yan. Sige, COVID na yan. O, tapos. May mga ganyan, kaya ako nagsasalita dito dahil mayroon akong alam, experience ko rin yan. Uulitin ko na naman para hindi maalis sa isip nyo na ang akin lola, lola, opo, ma'am, kamag-anak din namin, lola ng tawag namin. Namatay, sinabing COVID, pinalibing agad. Kinabukasan, dumating ang doktor, ito ay negative pala siya. Bukahin nyo ulit, paglamayan nyo. Luklukom ba yan? Kung ano, pwede kayo sumusabi ko doon sa mga nando sa amin. Demanda nyo. Ay, wag na lang. Sige, ito ganyan. Oh. Wala tayo magagawa. Ayaw nyo eh. Kayo ang malapit na kamag-anak ng matanda. Amin lola yun. Tapos magagawa ko lang dito, i-report niya. Kayo ba naswab? Hindi po. Wala kami sinab. Eh kami nagdala ng matanda eh. Sinabi matanda ba? Bago namatay. Nung namatay kasi may sakit nga. Ay, COVID yan! Sabi ng doktor, COVID yan, COVID, COVID. Simple, no? Iniiwanan eh. Pagdating ng police, pinalilibing daw. Sabi, pinalilibing ni doktora kasi COVID daw. This oras ng gabi, alas 12, ola una. Ang flashlight lang nila dun sa sementeryo, yung ilaw ng kotse, saka yung mga cellphone. Yun lang kanilang ilaw. Kawawa, inilit, ilibing si COVID daw. Ayun, nangyari. Negative. O kaya na lang uli. Nakakatawa kayo. Yan lang, pero mga kababayan ko, pasensya na po. Wala na po tayong oras. Yan, sabi ni Mama Ratsi Buman Dulo, palakasan number one ni Putisim dyan sa Pilipinas. Totoo po, sinasabi mo, palakasan hindi yun, may laman ng utak ang pinagawa na. Kaya nga po dito, sinasabi nila, pag nag-apply ka, it's not home you know, ay isang what you know is home you know. Diba? Home you know, yun ang magiging basihan nila. Kaya pag iglesia ni Kristo, may ari ng negosyo, pag di nag-convert sa kulto nila, tinatanggal nila. Ayan, ako, si, hindi pa ako nagsabi niyan, ha? Yun ang sinasabi ng ating mga listeners. Ayan, totoo po yan. Wala na pa tayong oras, mga kababayan ko, kaya maraming salamat po. Dilipat na po tayo sa the new BeatWatcher Philippines. Tumo muna. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. The BeatWatcher. Ito ang maglalahat at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The BeatWatcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The BeatWatcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Yan, magandang hapon na po. Yan, hapon na, launa na po. Sakto, launa po. Kaya tayo naman po, inasa programa na po tayo ng The New BeatWatcher Philippines. Yan, ito may pag-uusapan tayo mga kababayan ko. Ito,
Kasi may nadaanan kasi ako. Nadaanan doon sa akin. Pag simple, after dito, nagbabasa-basa tayo. Ano bang pwede natin na dapat malaman namin? Kasi dapat hindi kami mag-ano ng sarili lang namin eh. Diba? Magbasa-basa tayo. Babasahin ko ito. Ano ba itong nilalaman nito na ganito, ganyan? Pag-iisipan ko yan. Ano bang katotohan nito? After that, kukuha ko na iba pa mga detalye, mag-i-scan ako sa mga diaryo, sa mga, hindi naman ako basta magtitingin ng, ay, ganito yan, kasi ganito, pinatay si ganito na yan, hindi po. Tingnan natin, mga record po, naka-record po lahat yan, hindi, minsan, sa mga diaryo, hindi, yung mga professor, mga ganyan, sila nagsasabi nito, kanilang, although opinion nila yan, pero hindi ko naman kinukuha yung opinion mo yun. Hindi naman totoo yan eh. Hindi man talaga yun ang nangyari. Pero sila din kasi, nakukuha rin sila ng kanilang mga sasabihin. Hindi rin naman yung sumulat. Kasi lahat kaya ako. Ano bang pag-uusapan natin bukas? Hindi naman basta-basta kukuha ko dito. Oy, ano kasi ganito, ganito, ganyan. Hindi. Titingnan natin, ano ba pinakamaganda o pinakamalaking, importante talaga, importante pag-uusapan na may kinalaman sa ating bayan, may kinalaman sa ating lahat bilang mga Pilipino. Kasi may nabasa ko. Nabasa. Pero nung nabasa ko yun, binasa ko talaga. Kaya lang naganap ako itong mga karagdagan suporta dito, ganyan, ganyan. Ayun, may nakita ko. Kaya sabi ko, ito ang maganda nating pag-uusapan. Itong pag-usapan na sinasabing mga pamilyang Pilipino nakaranas o nagutom. Nagutom saan? Dahil, anong dahilan? Dahil sa mga pulisiya ni Duterte. Ayan, yun ito na nandiyan yan, lahat yan, nasa mga latalain na yan. Maraming pamilya, ang sabi doon, ang nagutom sa first quarter ng taon. First 3 months. Dahil nga, ang sinasabi nila, dahil sa mga pulisiya, mga policy ni Duterte, o ng Duterte administration. Lumalabas doon sa, napag-alaman ko rin ha, na tinatayang nasa 3.1 million pamilya ang nakaranas ng kagutuman sa unang tatlong buwan ng taon. Tatlong buwan ng taon yun. Unang tatlong quarter. Ito'y batay sa survey. Ayan. May pinalabas ng Social Weather Station, SWS. Tinitingnan natin yan. Siyempre, ano ba ito? May katotohanan ba ito? Yun, nagtihintingin pa ko mga karagdagan informasyon. Ayong pa sana nakalap ko. Sa naging resulta ng April 19 hanggang 27 na survey, dito nagkaroon o lumabas na mayroon 12.2% ng mga respondent ang nagsabing na ang kanilang pamilya ay nakaranas ng gutom. Gutom sa nakalipas na 3 buwan. Ang figure na ito ay 0.4 point na mataas sa 11.8%. O tinatayang 3 milyong pamilya ang nakaranas ng tagbutom. Ito'y base sa pinakahuling survey na sinigawa. Ito'y nung December 2021. Dito, subalit 0.9 point na mababa sa 13.1% annual average. Kada taon yan, ha? Taon-taon para sa year 2021, last year done. Kasi dito tayo magdedepende, hindi pa magagawa kasi yung 2022. Ditong buwan lamang ng Abril, ha? Itong Abril, taong kasalukuyan, April, May, June pa lang ngayon. Last 2 months, Abril, ang survey, dito lumabas, ang 9.3% sa mga respondent ang nagsabing nakaranas sila ng moderate na pagtagutom. Hindi kaanong basta, pero nagutom. Mataas mula sa 9.2% mula sa 9.2% tumaas ito ng 2.9% na nakaranas
ng matindi, ito na ngayon, ang matinding tagbutong. Kaya tumaas ito ng 2.6%. Kung sabihin na natin, kung kukumpara sa hunger rate ng balance Luzon, sinasabi nila, noong December 2021, ang rate ay tumaas mula 11.7% o tama, 11.7%, tumaas ito sa 11.7% mula sa 9.2%. Nakapareho rin sa Mindanao, tumaas din ng 13.1% mula sa 12.2% Abril ng taong kasalukuyan, April 2022. Pero teka, sandali ha. Ayan, may nalaglag kasi, pasensya na. Kung ikukumpara, ito na 12.2% mula sa, tumas ito ng 13.1% mula sa 12.2% noong Abril ng taong kasalukuyan, taong 2022. Na lumalabas din sa report, mga kababayan ko, na ang 12.2% ng pamilya o 9.3% o nasa tinatayang 2.4 million na pamilya ang nakaranas ng moderate hunger, habang 2.9% naman o 744,000 na pamilya ang nakaranas ng matinding pagkagutom. Tagutom, ika nga, pwedeng natin, tagutom na eh. Siyempre, tatlong buwan yung natagutom ka, naiwan ko lang, kung hindi ka mabuyo sa kaiisip niya. Ayon pa dito sa survey ng SWS, na ang moderate na pagkagutom ay ito ang tumutukoy, ha? Tanda niya, moderate na pagkagutom, ito ay tumutukoy sa mga nakaranasang gutom isang beses. Isang beses lamang o mga ilang pagkakataon na sa nakalipas na 3 buwan. Minsan, gugutom kami. Gutom kami, hindi ka makakain eh, walang pagkain eh. Minsan naman, sa susunod, geto na naman, minsan ang hindi yung tumutuloy. Habang itong sinasabing malalang pagkagutom, ito ay tumutukoy sa mga nakaranas ng madalas o palaging palaging gutom. Sila nakakaranas lagi. Lagi ha, hindi minsan-minsan. Lagi dito sa nakalipas na 3 buwan. Iyon ang tinitignan ngayon. Samantala, ang naranasan ng mga nagutom o mga involuntary hunger, kung tawagin sa nito Manila, bumaba. Siyempre, Manila, nandito, marami pa rin nagutom. Bumaba mula 28.8%, sito ngayon ay naging 18.6% na lamang. Ganoon din ang Visayas. Ang Visayas na bumaba rin mula sa 9.7%, ngayon ay nasa 7.8% na lamang. Sumunod pa rin ang Mindanao. Sa 12.2%, bumaba sa 12.2%, na mula naman sa 13.1%. Samantala, ang balance Luzon, nasa 9.2%, ang bumaba ito sa 9.2%, mula sa 11.7%. Ayon pa sa survey ng SWS, na mataas ang sa Metro Manila sa 23 sa 97 na ginawang survey mula sa July. Mula ng July noong 1998 pa, ilang taon na yan, pero dito nga nakikita nila yung sunod-sunod na mataas ito sa 23 doon sa 97 na mga ginawang survey. Nakita rin sa survey na involuntary gutom ay umusbong sa balance Luzon at Mindanao. Habang naramdaman din sila, na sinasabi ng ilang respondent na tinanong sa Metro Manila at sa Visayas, hindi lamang
sa balance Luzon at Mindanao ang naramdaman nito at naramdaman din ito sa Metro Manila at sa Visayas. At ito pa, yung sa Serbia, ilang 17.6% sa mga ipinalalagay na ang kanilang pamilya ay nakaranas ng paghirap at paglutong. Hirap sila sa maganap na pagkain na sa nakalipas na 3 buwan. Ito, kung ikukumpara ito sa rate ng balance Luzon noong December 2021, ang rate ay tumaas mo sa 92% to 11.7%. Yan, doon na. Nadagdagan ang involuntary hunger sa hanay ng mga nagsasabing ang kanilang pamilya ay hindi nahihirapan o hindi na mahirap o kumbaga sa ano eh, kaya pa ng pamilya, hindi naman kami ganun kahirap. Kumbaga sa nakakaraos, hindi meron na nasa 7.5%, nagdagan po yan mga kaibigan, sa 7.5% hanggang 8.1% tumaas. Yan. Ang yun ang involuntary hunger mga kaibigan, ang luto ba? Ganon din ang mga nagsasabing na hindi sila nakakaranas ng kawalan ng pagkain. Ibig sabihin, kumakain sila 3 beses isang araw, may merienda pa nga yata yan, di ba? Na nasa 7.6% hanggang 7.9%. Lahat tumaas eh. Halimbawa, itong pamilya ni Kagurin, sabi niya, hindi naman kami naghihirap. Nakakaraos din naman. Pero tumaas pa rin ang sinasabing involuntary hunger. Yung hindi mo talagang magkatatagutom ka talaga, magugutom ka talaga. In sense na, minsan, hindi naman sila nangyarapan, pero lumalabas pa rin na sila yung nagugutom pa rin. Diba? 7.5% na umakyat ito, naging 8.1%. Ganon din yung mga sabihin na natin. Ay, hindi naman kami naghihirap eh. Kumakain naman kami ng 3 beses isang araw. May merienda pa, ganun-ganun. Kung ano pa gusto namin kami, nakakakain kami. Tumaas din. Naranasan din nila yung involuntary hunger. Na mula 7, tumaas ito, mula 7.6, ito ay naging 7.9. Kunti lang. At ang mga naghihirap o nahihirapan maganap ng pagkain o hindi nakakakain, sabihin na natin, ay nasa 21% na umakyat iso sa 21.8%. Talaga nagkakyatan, tagguto kasi may mga sinasabi nila. Mamaya, tingnan natin, ang mga polisiya na yan sinasabi ng Duterte. Gayun man, mga kababayan ko, ang pinakamataas na insidente ng taggutom sa bansa ay dahil sa mga pagtaas ng balance Luzon at Mindanao habang bumaba ang rate sa Metro Manila at sa Visayas region. At noong Abril, nagpapakita na 43%. Abril, ngayon buwan lang ha. Abril, Mayo, Hunyo. Sa mga respondent na nakikita o nagpapakita na mayroong 43% sa mga respondent ay ipinalalagay na ang kanilang pamilya ay mahirap. Sinasabi mo kasi mahirap ang pamilya ninyo. Talaga mahirap, naghihirap kayo. 34% naman ang mahirap na nasa borderline. Yan ha? Nasa borderline lang sila. Sinasabi nila, mahirap kami. Pero ito lang, nandito lang kami. Kung bukas ano, malapit na sila maging mas mahirap. At 23% naman ang nagsasabi, ay, hindi kami mahirap. Magyabang na kayo. Kanya naman eh, di ba? Hindi daw sila mahirap. So, ano may mga, ano magiging percentage? Kasi, ang mga alam naman mga tao, mga kababayan ko, di ba? Ang mga tao kasi, kahit sabihin na natin, may kaya, ano sasabihin nila? Ay, hirap lang kasi kami. Kanya na. Di ba? Kung ikaw ay naghihirap, makikita yan, makikita, di ba? Kung tama yung mga jeepney driver na naghihirap na, na malimos na, ikaw ba hindi ka gagawa ng paraan
para makasurvive ang iyong pamilya sa luto? Ikaw makikita mo, gugutom ngayon. Hindi mo alam kung hanggang kailan matatapos itong paggutom na nararanasan ninyo. Eh, nagmamayabang pa kayo? Ay, hindi. Hindi kami nagugutom. Diba? Mayroong ganon. Mayroong ganon, mga pamilya. Mayroon naman. Sir, mayaman na nga eh. Mayaman pero sa ay, mahirap lang po kami. Hindi kami ganon. Ay, sus ka na. Kaya, tuloy, eh, bumuka tuloy kayong mahirap. Kasi sinasabi nyo, mahirap lang kami. Kung mahirap kayo, ang sinasabi ko, makikita sa galaw ninyo. Hindi kayo, makikita. Kasi, sabagay, may mga mayabang. Ito yan. Babaliin ko sinasabi ko. May mga yayabang. Wala nang makakain. Nagpapakita pa ng kayabangan. Diba? Iyon ang nahihirapan. May survey ngayon. Ah, kaya, nagsasabi, marami nagugutom kasi kahit mayaman ka, hindi ka naman nagugutom, wala, kulang nga sa sobra-sobra sa pagkain. Sinasabi nyo, ay mahirap lang po kami. Bakit? Ayaw nyo mahinga. Iyan ang pinakamalaking rason. Kaya sinasabi nyo, na kayo ay mahirap lamang dahil ayaw nyo mahingan ng tulong. Ito, kahit na sinasabi nga sa survey na 31% sa mga respondents ang ipinalalagay nila o sinasabi na ang kanilang pamilya ay tagirap sa paghahanap ng pagkain ay nangangahulugan lamang o ipinalalagay na mahirap base sa pagkain ng kanilang kinakain. Eh kung ba kumakain ka lagi ng fried chicken, lagi kang umu-order sa ganito, ano ang tawag doon, maghahatid. yung ba sasabihin na nahirapan kayo? Hindi. Pero kung yung mga kinakain ninyo, o kumakain niya kayo, sabihin natin, kaya lang, ang kinakain nyo, hindi pang karamihan, sabihin na, hindi kinakain na dati yung kinakain na masarap, ito ganyan, ngayon ito lang kinakain nyo, doon nakikita. Nakikita dyan kung paano kayo taghirap sa paghahanap ng pagkain. Diba? 45% naman na nasa borderline ay naghihira sa paghahanap ng pagkain at mayroon 24% naman ang hindi nahihirapan sa kanilang kakainin. Paghahanap ng kilang kakainin. Iyon nasa 24% mababa lamang. Mataas talaga ang 45% na nasa borderline. Pero ang iba naman, mas mataas yan borderline eh. Mas marami kesa doon sa sinasabi nilang kumakain niya sila. Pero hindi yung pagkain, pwede ko ba masabi sapat yun? Basta kumakain kayo. Ano ba, kung maghapunan kayo, saging na ano na lang, yung saba. Which is, masustansa din naman yan. Sabay, wala ng kanin, walang ulam, minsan kanin lang, ano ba inuulam nyo, ganito, ganyan. Basta mabigyan na ng kombinasyon ng kanyang kanin, ay pwede na sila makakain. Nasa 31% yun, ayan. Pero ito nasa borderline. Ibig sabihin nun, malapit na eh. Ibig sabihin nun, mayroong kayong makakain, di ba? At ayun, sinasabi ko kanina, magpaliwanag yan, hindi sila nahirapan. 24% ito ang magsasabi. Hindi naman kami nahirapan kung magbili ng pagkain. Bakit? Kasi nga po, mayroong kaming naka-stock. Bukod sa naka-stock, mayroong salong pera. O order tayo, di ganito. Sige, tawag mo, isang bucket. Yan, padala dito. Ganyan, mga kababayan. Tapos, paghiningan mo ng tulog, ay wala po, mahirap lang po kami, hindi ka kayo makakain. Yan, ayaw, mahingan ng tulong. Dito, isinagawa ang survey na sa 1,440 na adult respondent na may sampling margin error. Ayan. Plus, negative 2.6%. May negative, may positive. Para sa national percentage. Marami dito mga kababayan ko ang nakaranas ng moderate hunger kaysa severe hunger. Hindi ko alam, sa barangay, mayroon nakikita naman na
sila ay malamang na hindi sila nakakatawag doon. Hindi, walang trabaho, ayaw o ayaw maganap. Ang pinaka-bottom line dyan, malamang kayo ay tamad. Mm-hmm. Diba? Ilan. Kaya nga eh, dito, matapos na pirma ni Pangulong Duterte ang kanyang Executive Order number 101 na bumubuo ng Inter-Agency Task Force on Hunger or Zero Hunger, IATFZH, Zero Hunger, upang matugunan ang mga rason kung bakit nagugutom ang mga tao. Dito, ang IATF, itong task force na ito, ay inatasan na magtrabaho o makipag-alyansa. Sabihin natin, makiano kayo. Sige, magtulungan kayo sa National Food Policy. Diba? Na kinikilala ni Duterte na ang kagutuman at iba pang problema ay magpapatuloy na seryosong kasi sa seryoso ito na dapat tugunan. Dito ang SWS ay kanya o SWS Social Weather Stations ay kanyang isiniwalat na mula pa taong 2019 fourth quarter halos magkakatapusan na 8.8% o 2.1 million ng mga household ay nakakaranas ng pagkagutom. 7.3% naman at 1.5% ang nasa moderate at severe na pagkagutom. Kaya dito, lumabas ngayon itong Executive Order 101. Mm-hmm. Kaya, kung matatandaan, taong 2021, nang si Pangulong Duterte ay nagsabi na habang madaling mangako, malating makamangako na ang wawakasan na ang kagutuman. Pero, ang sinasabi dito ngayon lumalabas, na ang daan, yung kanilang tatahakin upang ito ay maisakatuparan, ay hindi naman daw expressway. Ibig sabihin nun, mahirap din, mabagal din, kasi hindi naman expressway na. Ay hindi ito kagaya ng expressway na mabilis. Kaya nga po, yun na nga sinasabi natin mga kababayan, kung eleksyon pa lang, pag-aralan nyo ba, ano ba ang ipinapangako nito? Ito nga, nakaupo na si Pangulong Duterte, nagsasalita na siya sabi niya, na madali lang matugunan, madali nangako. Sige, wala problema, madali tugunan yan, tanggutan yan. Pero naandun na, ay mahirap pala. Diba? O ano nangyari sa 3 months? 3 months sa alisin ng droga, 3 months sa alisin ng corruption sa ano. Asaan? Biglang humingi ng extension. Ay, extension kasi mahirap pala. Iyon ang sinasabi natin. Nangangako ang mga politiko sa kandidatura nila na ganito, ganyan. Huwag niyong pakikinggan yan. Niloloko lang kayo, ginagago lang kayo niyan. Bakit? Hindi niyo pa nagagawa ang ipagmalaki niyo, yung ginawa niyo na. O, di ba? Anong nangyari sa atin? Wala pa ba tayong experience yan? O, sinabi, ito, napagawa ko na yan, kalsada na yan, ayan, ako na nagpagawa niyan, naging project, hindi ko na sinasabi pera, ha? Huwag niyo sabihin, pera niyo yan. Ako, talagang, kung pwede nga lang sampalin kayo, sasampalin ko kayo, eh. Hindi niyo pera yan. Okay, project mo yan. Iyon ang pagmalaki mo, para nakikita ng taong bayan, oo nga pala, ito, nagawa niya na ito, si ano nagpagawa nito, si ganito na, si anong proyekto niya ito, kaya, project, hindi kagaya na isang kung nag-congressman ng Quezon City. Akala mo, pera pinagawa sa mga waiting shed, handog sa mamamayan, ni congressman so-and-so, bakit? Ano pera mo ba yon?
Ay, naku, ayun, nakakulong patuloy. O, diba? Yan mga kababayan ko. Ang sinasabi, huwag kayong mangangako. Lalo ngayon, ha? Dito, ha? Samantala, itong, ang noong Abril, ha, nakalipas na Abril, mga kababayan, tingnan natin. Ang nakalipas na Abril, itong pinakamalaking producer ng bansa, yung grupo na pinakamalaking producer ng bansa, ay nag-boycott na rin. Binoycott ang National Food Summit ng Department of Agriculture. Yun. Dahil nga, yung mga pulisiya, kaya nagugutom ang mga tao sa ito, ang samahang industriya ng agrikultura, ito yung grupo na nag-sabihin na natin na nag-boycott doon sa ginawang summit. Ito, sa pamagitan ng kanilang chairman na si Rosendo So, na sinasabi niya sa kanyang tugon sa government, pro-importation policy. Puro importation policy na nagpapatuloy upang ma-depress ang presyo o bumaba ang presyo ng mga produkto natin. Hate prices ng ating produkto. Sabi niya, dito naging maliwanag, ha? Naging maliwanag na bagamat maraming grandstanding, sabi na natin, pinagmamalaki na food security, Duterte ay pinaubaya sa legacy ng hunger. O, sabi natin, ayun na nga eh. Nagkagutom-gutom na pala. Ito'y ayon sa paliwanag ni KMP Chairman Danilo Ramos. Yan. Dito, kanyang sinabi niya, ang pag-iikot ng kagutuman sa Pilipino, ang kagutuman ay naaandyan pa rin yan. Laging naaandyan yan. Kasi nung taong 2021, nang si Pangulong Duterte ay yun nga, di ba, nangako siya na madali lang yan, nandyan lang yan, madali yan tugunan. O lang niya, hanggang ngayon. Pag dating ng dinabdari, sasabi, ay, hindi pala ganun. Kaya yung mga pulisiya na ganun, hindi lang po siya, kanilang pangako. Huwag ka mangako, unang-una leader ka. Pangatawanan mo at siguraduhin mo na magagawa mo yun. Diba? Ito naman. Sa ito, kasi mayroon silang ano eh. Yung grupo ng mga agricultural na kanilang inupakan si Pangulong Duterte sa ano tawag ito na pangatawanan o manusya sa kanyang mga legacy abanger. Diba? Ano tawag doon? Yung manatili siya. Ayunan niya. O ayunan niya, alisin niya, alisan, anong tawag doon? Iwanan niya itong hunger strike, legacy ng hunger strike sa mga Pilipino. Matapos ang SWS survey na nagpapakita na ang bansa, ang kagutuman sa bansa ay nagpapatuloy sa pinakamataas. Pinakamataas sa loob ng 3 buwan. Yung kaninang pinag-usapan natin. Kasi, inatayan na sa 4.2 milyon ng mga Pilipinong pamilya ang naapektuhan ng sinasabi ko kanina, involuntary hunger, di ba? Sa period ng 3 months, ayon pa sa survey, 674,000 na mga ito ay nakaranas ng matinding pagdutom. Ay, ito naman, sinabi naman ng AMIAN, National Federation of Peasant Women, Anak Pawis Party List, at kinusang magbubukid ng Pilipinas, dito isinisisi nila sa administrasyon yung palisiya, anti-poor. Yun ang sinasabi natin kaya. Nagutom ang mga Pilipino dahil, o mga pamilya ng mga Pilipino, 3.1 million mga ang nagutom dahil dito sa anti-poor policy ng administrasyon, kanilang polisiya sa bansa na kanilang ipinatupad. Idinugtong pa dito na itong mga polisiya, ito ay nagresulta
ng pagkawala, pagkalugi ng mga kabuhayan skyrocket, pagpataas ng mga presyo ng mga food commodities at kawalan din ng tulong. Dito kasi, wala, nakita nila, wala itong komprehensibong plano na maliwanag. Ang gobyerno ay hindi o wala silang komprehensibong plano upang tugunan. Tugunan ang coronavirus pandemic. Totoo naman, di ba? Tayo ang pinakamatagal na nararanasan, nakakaranas ng pandemya ngayon. Na ito yung pangunahin may sala, ika nga, para sa pagbaba ng o pagtaas ng inflation ng bansa, inflation rate, ito yung ang mga pulisiya na ito ang kanilang tinutukoy na siyang dahilan. Mga pulisiya yan. Kaya dito nga, ilang tao naman ang nawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, pero ang military at ay police ay patuloy na nakakatanggap ng matataas na budget. Ang taong bayan, naghihirap, nagugutom, ito ang pulisiya ng Pangulong Duterte, ng Bureau Duterte Administration. Bigyan ng mga sapat ng mga pondo ang military at mga pulis. Bakit? Eh, siyempre, utos ng Duterte ng Pangulo dyan. Ano, gusto niyo magpundita kayo? Gusto mag-rally-rally kayo? Ayan yung mga Chinese, andyan yung mga militar ko. Ang tawag niya nga, di ba? Mga sundalo ko, mga pulis ko, kanya, Jesus, Ginoo. Tapos sabi niya, sige, mga militar, magpundita kayo, tatawagin ko ang mga Chinese militar. Oh, Allah, ano na yan? Tayo ay mga inchik na? Wow! Hindi naman siguro ganon. Di ba? Kung ganyan tayo ng ganyan, ano mangyayari sa atin? Tayo ay, nakita, may picture ha? Ito hindi ito gawa-gawa ko. Ambassador ng China. Nagbabaw kayo doon, halos lumuhod kayo, Pangulong Duterte. Di ba? Huwag niyong sabihin, hindi yan totoo. Kinuha niya nung picture ninyo yung kayo ang kumuha niyan. Diba? Ngayon, ang industriya ng agrikultura ay patuloy ang liberalisasyon ng pamalaan ay pinapriority ang mga local production. Diba? Dapat. Yan. Yan. Ang Duterte administration nito, itong panahon niya ni Duterte, ay matagal nang pinabayaan ang mga mahihirap na pamilya. At dito, kinukon din na nila na, kami na, namamatay na mga yan eh. Namatay sila sa gutom, diba? Marami totoo mga kababayan ko. Ang dami sa atin ng mga namatay sa gutom. Sabi nila, dapat papanagutin. Ang nangyari kanilang mga naranasan para sa kanilang kriminal o pagpapabaya kriminal, kakasuhan ng kriminal, pagpapabaya sa mga pamilya ng Pilipino at pagkabigo ba? O hindi pagtugon sa mga socio-economic crisis ng bansa. Ito ang mariin na naging pahayag ni dating anak pawis representative Ariel Casilao. Ayan ha, sila nagsabi niyan. Kaya nga ako, sabi ko eh, hindi ako basta nakabasa ng ganun, andun na hindi, maghahanap ako para making padumtong pa doon sa aking magiging topic. Dita, ito nga sinasabi yan, legacy of hunger. Legacy of hunger. Pag-gutom eh, mga kababayan ko. Ito ang nagpinalabas ng grupo ha. Ang grupo nagpinalabas sila na sina ang tagupin, pinalabas silang statement.
kasabay dito ng pagtatapos ng dalawang araw na food dialogue ng Department of Agriculture. Itong TMP, kilusan magbubukid ng Pilipinas, sinasabing ang dialogue ay ginawa ng walang actual na producer. Walang mga producer doon, kahit na ang industry in the pagpapatuloy ng industriya na atawag doon yung binabangungot sila ng ilang mga issue. Wala. Eh, noong Abril, ang pinakamalaking producer group ng bansa, ito nga, tinuligsa nila ang National Food Security Summit ng Department of Agriculture. Eh, isimple naman, nagugutom ka na lahat-lahat, kaganitong ka pa rin, hindi ka pa rin bibigyan ng pagkakataon. Diba? Ito, napaliwanagan dito ang SWS eh, na saan nga, kanyang ang kategory nila, diba? Severe, moderate, at saka yung mga tagutom. Severe, moderate, at saka yung minsan lang nagutom. Kahit anong mangyari man, naguguto pa. Actually, mga kababayan ko, ano, bago lumagbas to, marami ng mga nagre-reklamo sa Bulacan. May kasama kaming mga negosyo niya, mga lokal na sibuyas. Yan. Nalulugi. Bakit? Inuuna ang imported. Hindi po ang sinasabi nila para daw makamura. Paano naman ito ng ating mga farmers dito, mga nagugutom na sila, pati mga ngisda, nagugutom na. Bakit? Kinukuha ng China yung kanilang mga huli ng mga isda. Kinukuha, kinukumpiska, kasi sinasabi ng China, kanila daw yung West Philippine Sea. Kung hindi nyo sana inayunan yan, hindi mangyayari yung ginagawa ng China sa atin. Ito. Tapos, sinisisi ninyo na ang Aquino administration ang nagbigay o nagbenta ng West China Sea sa mga inchik. Hindi ba nakita na ang Aquino administration, hindi ko kinakampiyan ng Aquino administration, ang sinasabi ko na ito, yung facts. Sila nagsampa ng kaso sa international court. Ano nangyari? Inter-criminal court. Nanalo. Nanalo tayo. Nung pinadala na sa atin yung ano, para dati ipatupad, hindi natin pinatupad anong ginawa ni Duterte. Itinago. Sabi, basura lang yan, papel lang yan, di ba? Sinabi yan ng Duterte. Hindi yung sinabi ni Mang Juan, ni Mang Goryo, hindi po. Si Duterte mismo nagsabi niyan. Na papel lang yan, na itapos sa basura. Diba? Eh, yun ba ang ipakikita mo bilang leader ng ating bansa, ng ating mga kababayan, nagugutom, tapos sasabihin nyo yung mga grupo nyo, itong mga nakalagay ngayon dyan sa ano ng gobyerno, ay, ano yun eh, mag-i-import tayo ng galunggong. Saan galing ang galunggong? Sa atin, sa West Philippine Sea. Kinuha ng Chinese, ibebenta sa atin ng Chinese. Ano yan? Ginawa na tayong gago talaga? Eh, itong bakuna nga nang, ginagawa tayong guinea pig eh. Diba? Pag namatay, wala kayong ano yun. Wala sagutin. 1105 ba yun? 0915 ba yung batas na yun? Na pag sinasabi nung, sige, pag-inject kayo, pag-inject. Pag sino nag-inject, may nangyari sa inyo, namatay kayo, o ano man nangyari sa inyo, walang sagutin ng kahit yung sinong doktor, nurse, midwife na nag-inject sa iyo. Mas talo, wala sagutin ng gobyerno. Ihinagay nyo doon sa batas. Pero, ito ngayon, ginagamit yung batas na yun. May nakalagay din sa batas, wala ka, ano, hindi compulsory ang pagpapabakuna. Hindi sa Pilipinas. Bakit pinipilit ninyo? Tapos sabihin nyo, pag nangyari na, gagamitin nyo yung batas na yun. Eh kami gumagamit ng batas ngayon. Yung batas na, ginawa ninyo. Hindi compulsory, hindi kami magpapasya. Wala, sarili ko ito eh.
Ba't ako susunod sa inyo? Unang-una, sino nagsagot yan? Mga generals? O, sabi, sige, kailangan ganito, ganyan. Pa-injection na kasi, ganito. Nasa utak natin ang takot. Tandaan niyo po, takot. Pag ikaw takot, sigurado yan. Kunting galaw. Mag-ado ka na kaagad, di ba? O, ano sabi Duterte? Yung mga senior, walang lumabas. Hindi pwede lumabas. Bahay lang kayo. Ano yun, yun? Wala na kaming kalayaan, kami mga senior. Sabi ko, siguro. Kasi sinasabi na ng Pangulo eh. Pag kayo nagpumilit, kakasuhan kayo. Eh, kukulong kayo. Ewan ko na nangyari doon. Medyo binawi yata o ano man. Wala na akong balita. O, nung kaagaan pa lang, alam na natin yun na walang ganon. Kasi sabi ng mga doktor na kausap ko. Parado lang yan. Virus lang yan. Ang dami tayong mga virus dito. Hindi lang isa yan. Hindi lang yan ano na yan. Hindi lang coronavirus na yan. Kasi nung nakaraan pa yan, iyon po ay, ang tawag doon? Kaya nga, nakasalang virus 2. Di ba? 2 na 2, pangalan. Iyon din yun eh. Bakit naagapan noon? Walang naka-quarantine noon. O, andyan na eh. Naagapan. Napahinto. Mga nakaranibis na kay Pino yata at kay Gloria. Napahinto yan, nawala yan. Wala naman na quarantine dyan. O, di ba? Yung mga virus na yan, ba yung mga virus natin ngayon dito? Anti-TV ba yan? O ano basta mga virus? Polio virus. Ano? May na-quarantine ba sa polio? O, andyan. Naagapan ang polio. Naagapan dahil may mga bakuna. Itong bakuna na ng coronavirus, ano sinasabi? 2 years pa yan bago maging masasabi natin epektibo talaga. Ano ba sabihin nun? Pinag-aaralan tayo. Ginagawa tayong ginipig. Diba? Yung pagtagutom natin, andyan, kumpleto tayo. Napakayaman ng Pilipinas. Asan na? Asan yung mga kayamanan natin? Diba? Tapos sasabihin ngayon, magiging 20 pesos na lang. Huwag na tayo maggagawan. Binago nyo na nga kaya. Ako, sinasabi ko yun, yung mga kasama, mga kaibigan ako ng mga Marcos eh. Talagang nagbulag-bulagan na eh. Hindi nila alam eh. Ako alam nila. May mga kaibigan din ako ng mga Marcos. Kaya lang, nakikita nila. Ayaw nila magsalita kasi nakakaiya daw. Okay, maiya. Tayo-tayo naman eh. Magkakaibigan tayo. Mga kabarkada ko dito sa Marikina. Makamarkos sila. Ngayon, nakikita nila ngayon. Ano mo gagawa nyo? Andyan na, binuto nyo. Sabi nga, kasi nga, hindi naman nga ito ganyan eh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, lali mga kabataan dyan. Boto kayo ng boto, hindi nyo pinag-aaralan. Unang-una sa programa ko pa lang, sinasabi ko na, huwag kayong maniwala sa mga pangako dyan. Diba? Ulitin ko na naman. Huwag kayong maniniwala sa mga pangako dahil hindi pa nagagawa yan. Ang nagawa na nila, iyon ang inyong kunin. Iyon ang inyong pag-aralan. O nga pala, nung nagawa na nila nito yan, ganyan. O, diba? May nagawa na. E ngayon, mga ako, asan na? Sige nga, kayang-kaya ba? Ang dami na nagsasabi ng mga eksperto, hindi ka kaya. Nung pa lang, nung narinig ko pa lang yan, 2 piso at 20 pesos magiging ang kilo ng bigas. Sabi ko, wow, galing na kami ng martial law. Ha? Huwag kayong maggagaganyan. RCA pa ang may hawak noon. Ano yung RCA? May nakakaalam ba sa mga kabataan ngayon? Ano yung RCA na yan? Na pinagmamalaki ng Marcelo. O, di nila alam yan. Pakin yung NARIC. NARIC kung tawagin yun eh. National, ano basta, pambigas din yun. National Rice Institute, parang gano'n, and food, parang ganyan, NARIC. O, C. Ayun ba yung ano bigsan ng C? Ganon. Yung RCA, yun na namamahala nun sa distribution ng mga bigas. Ang ngayon ay NFA na. RCA, ito yung Rice and Corn Administration. Dito kami bumibili ng bigas noon na tuwing sasaingin namin, bibili ang nanay namin ng 4 na kilo. E, 4 kami magkakapatid eh. O, yung kasi yung bunso pa, baby pa yun eh. 3 kami. Ikaw, ganito, ikaw, ganyan, Romy. Ito, tigi 1 kilo kayo.
itatahop sa ano sa bilao, itatahop mo kasi puro ano yun, puro ang tawag doon yung mga ipa, puro ipa. After matahop mo yan, tahop ang tawag namin doon, tahop, pipiliin pa namin ng mga bato-bato. Ang dami mga bato bago isa'y. Ganyan ang bigas noon na sinasabi nyo golden age ang Marcelo. Kami pumipila kami. Makabili lang ng bigas na isang kilo. Ay, hindi, kilo pa lang. Isang ganta. Ang sukatan ng ganta, hindi kilo. Pipila kami na pagkahaba-haba ng pila. Totoo yan. Yung nakikita nyo sa mga video, sa pictures, totoo yan. Then nakaranasan mo na, maliit ako noon, anong grade lang ako noon. Sasabi ng ate ko, kaya ate ko kasi nasa high school na, huwag ka nang umalis diyan para hindi tayo masingitan. Pipila siya doon sa kabila. Darating naman yung kuya ko. O, pipila naman kung saan mayroon. Yan, yan. Para nakakabili kami. Ganyan. Anong grade lang ako noon? Pumipila nga ako noon. Makabili lang. Ang maganda lang noon, nung elementary, mayroon kami garden. Sa project ng mga estudyante ng elementary, yung garden, lahat kami, mga section, mayroon, ito section namin, section, ayan, doon kami kumukuha ng mga kamatis, yan, kamatis, pagdating ng hapon, tinatagtagda namin yan, lagyan ng asin lang, kalamansi, hala, ang sarap na yun, kain namin nung ano, nung bahaw, pagkatapos namin kumain nung, ano, yung bigay ng Amerika, ano yan, yellow corn. Diba sa umaga, Nutriban ang ano namin. Pagdating ng hapon, yellow corn naman. Puro bigay ng Amerika yon. After that, nakakain na kami after maglaro. Pagtas ng laro, punta sa garden, kuha kami ng mga kamatis. Yun, pagkain na namin yon. Ganyan kahirap noon, mga kababayan ko. Tapos sasabihin nyo ngayon, golden age, babaguhin nyo, magpipelikula pa ka ngayon. Ha? Kagawa pa kayo ng pelikula ngayon para sabihin na golden age. Eh, ba't napatalsik yan? Hindi lang ang Pilipino magpatalsik yan. Sinuportahan pa yan ng ibang bansa. Diba? Ngayon, babaguhin nyo ang ano, ang history. Hindi lang, napunta na tayo sa history. Dadampo lang tayo sa taggutom. Kasi doon nga nangyari yon. Nagkakaroon ng dugtong-dugtong. Dugtong-dugtong na kung saan nga yung mga dapat para sa Pilipinas ay wala na. Diba? Hindi na naging para sa Pilipino. Para, ewan ko kanino na punta yan ngayon, diba? Wala, paghirap tayo ngayon. Bagsak ekonomiya natin. Maliwa, hindi, wag nyo sabihin, umuwi na kayo kasi maganda na ang trabaho dito sa atin. Ayun ngayon. Ayan, uuwi yung isang kasaka, ano ko, ang tawag doon, kababayan ko, galing sa Kuwait, uuwi ngayon. Ano nangyari? Wala siya. Tapos pagdating pa sa Pilipinas, dadagdagan pa ang kanilang contribution. Ah, sila ang, kaya nagugutom sila eh. Gutom sila rito. Magtrabaho kayo sa ibang bansa, gutom pa rin. Bukod sa pagkain, kulang tayo sa pagkain. Ang sinasabi ko, gutom, wala silang mauuwing pera. Kasi, sa taas pa naman ng Pilipinas, ito pa yan ha, ang Pilipinas ang nagiging sacrificial lang dito, yung mga OFW. Bakit? Ang Pilipinas, kung dito ko nagtatrabaho sa Pilipinas, hati kayo ng amo nyo. Di ba? Sa premium. Kaya bro, hindi mo kahati ang amo mo. Alam mo na papayag ang amo mo, magbabayad ng Pilipinas para sa iyo. Ano ba yan? Hindi man siya Pilipino. Ang magbabayad, sasaluhin na yan ng OFW. Kaya pagdating dito, butom pa rin. Butom na sa pagkain, bubutumin ka pa rin sa pagdating ng pera. Sino mga OFW ang uuwi ngayon na daladala ang pera nila? Mayroon pa silang pagkababayaran doon. Maraming babayaran pa doon eh. Eh, yung iba, hindi pa nga binabayaran, pwede ibigay sulo ng kanilang amo. Diba? Maliban na lang kung ikaw doon ka talaga na, kumbaga sa ano, permanente ka na doon na nagtatrabaho. Hindi. 2 years na ang kontrata mo doon. Ang iba, hindi nakakaipon eh. Bakit ka mo? Butong sa Pilipinas. Pinapadala lahat ng sweldo. Wala na naipon sa kanya. Pag uwi niya, wala siyang pera.
O, ganun din, gutom pa rin. Nagtrabaho ka pa sa abroad, igutom na dito eh. Natural, agad lang pabayaan mo, nagugutom ang pamilya mo dito. Diba? Doon, gutom ka rin doon. Dahil, hirap sa pagkain, halos hindi ka pakainin ng amo mo. Maswerte ka kung mabait ang amo mo. Eh, maswerte kung malas mo, kung amo mo eh, manyak. Ang amo mo, sadista. Wala rin, diba? Gulpi, sigaw, panlalait, naranasan mo. Ang worst pa, masasaktan ka, ganun, diba? Pamaltratuhin ka, gagasain ka. Ganyan, mga kababayan ko. Gutom, sila talaga ang nag-iipit dito sa pagtaas ng SSS, pagtaas ng PILEG. Wala silang kahati eh. Solo nila. Kung dito ka, kahati mo, employer mo. Sabi natin maliit, pero nandito ka, kasama mo ang pamilya mo. Hindi mo, nasa abroad ka, mangyayari ang pamilya mo. Bukod ka, gutom na, hindi mo pa alam mangyayari. Diba? Ganyan katindi ang problema natin sa paggutom. Dito na eh, kami na. Ako. Umihingi ako na lang dito sa mga kamag-anak ko minsan. Totoo yan, mga kababayan ko. Minsan, ito ta, wala kaming makain. Wala akong makain. Dito sa ilog namin, may ilog kasi sa baba, dito sa aming tinitira. May mga, tangkong. Bababa ako, kukuha na lang ako ng kangkong doon. Ulam na yan. Ulam na. Pag wala na talaga eh. Pag nawawala na, kuha ko ng kangkong. Pero ngayon, wala na. Madumi na yung lugar na yan. Mga ilang buwan lang ang nakaraan. Wala na, madumi na eh. Wala na mga tanim. Ang dami nagtatanim doon ng mga kababayan natin. Sabi, siyempre, mapaalam ka sila nagtanim. Kasi parang sapa. Sapa o ilog. Yung mga tubig galing ng antipolo. Diyan dumadaan sa, dito sa likod namin. Papaalam ka, pahingin ng ganito. O sige, kumuha ka lang, sige, ganyan. Marami naman yan eh. O doon na kumukuha, pagdating pag wala na akong ulam. Sabi mo yan, pag galing sa trabaho. Kung hindi ako, gusto ko makauwi ka agad, makapagpay nga. Uwi na ako. Mamadali. Gutom. Eh, may bigas pa ng may kanin. Kanin ng umaga ko. Umaga, tangali hanggang gabi. Ah, kakainin mo yung ulam ko. Yung ano, kung may sardinas, dagyan mo ng tambok. Ah, taro-taro na yan. Oh. Minsan, toyo na may kalamansi, taro-taro na yan. Ganyan kahirap dito. Ulan niya yung pandemya ito. Ngayong pandemya. Wala talaga. Tapos makikita natin yung ating mga opisyal, aircon, ang gagara ng masasakyan, ganito-ganyan, naka-isos, ginoo, kami dito, hindi na makahalos, hindi na makakain. Gutom. Kaya ngayon, sinasabi nila, ito na, si Marcos, ito na, palibago na naman, may buhay na lang tayo. Itong survey na ito, ng SWS, sabihin na natin, 2021. Eh, wala magbabago hanggang Abril 2022. Itong taon na. Abril, Mayo, Kunyo. O, alas Tomas pa lang. Andito na, nakita pa rin, andyan pa rin yan, lalo naging pagbutom. Wala naman tumaas eh. Yung mga, sinasabi ko kanina eh, yung mga nahihirapan, bumili, mayroong sibir, mayroong hindi gaanong gutom, mayroon naman yung nagugutom na, pero hindi pinapakita na, hindi kami nagugutom, meron, ganyan eh. Hindi sila nagiging congruent sa kanilang sarili. Dapat, kaya tayo, ako, personal na tayo, ikaw, ako, kaya dapat maging congruent tayo sa ating sarili. Ito na yung aranasan natin sa pagtanig ko na, hindi. Ganito yan talaga yan. Hindi kami nagugutom, marami ka na. Pero pag talikod, gutom na gutom ang itsura. Sabihin mo ang totoo. Diba? Ang gobyerno, sabihin natin, sabihin ang totoo. Ano ba talaga, kuya? Ito, may utang na naman tayo. Diba? Dagdag na naman sa utang natin. Tapos tayo pahirapan. Asan yung mga opisyal ngayon? Pagkatapos sila ng termino nila, sila ba yung naghihirap din? Kasama sila sa naghihirap? O, pasan tayo. Sino nakaupo ngayon sa gobyerno?
pag-atak sila sa kanilang posisyon dyan, tingnan natin, sila ba yung hirap? O, oh, di ba? Ganyan. Kaya tayo, mag-isip tayo, sino ba nagugutom sa kanila? May mga kakilala ko dyan. O, oh, yung iba naman, may kakilala rin ako. Sip-sip ng sip-sip sa gobyerno hanggang ngayon, nung nagaan na siguro ng pwesto, kung baka grupo na rin, hindi pa rin nabigyan ng pwesto. Oh. Ikaw ba po, ito ha, sa panahon ngayon, ikaw ba'y kukuha ka ng pwesto sa gobyerno para magsilbi? Yung malaking katanungan yun. Para magsilbi? O ano? Anong dahilan mo? O diba? O sige ito, kahit ikaw, halimbawa, opposition, ano pa lang, nung kontra ka sa gobyerno ngayon, eh bigla kang kinuha ngayon na susunod na gobyerno. Samantala nung eleksyon pa lang, against ka sa kanya. Pero nung kukunin ka niya, bilang maging kasama dyan sa gobyerno sa kanyang gabinete, accept ka agad. Diba? Ang ibig sabihin nun, hindi ka totoo sa tao mo, sa sarili mo. Isa kang peke. Sa nakikita mo eh. Nung kinukuha ka na, umuha ka na, alam mo sino yun? Ayan. Tapoy lang. Wala talaga mga kababayan ko. Kung pwede nga lang, hindi na ako maging Pilipino. Sabi ng iba, kung pwede nga lang, hindi na ako maging Pilipino. Nakakaya na maging Pilipino sa ginagawa ng ating mga kababayan. Ultimo sa Rizal! Huwag mo sabihin, hindi sinabi ni Rizal yan. Nasa historia, nasa gobyerno yun, na hindi siya natatakot sa mga mananakop, mga dayong mananakop, ang kanyang kinatatakuan. Ang kamangmangan ng ating mga kababayan. Totoo naman yan. Hanggang ngayon, marami pang mangmang na hindi lang mangmang. Talagang super sa pagkamangmang. Alam na nila ito sitwasyon, pero nagugulag-gulagan. Bakit? Hindi ko alam kung nabayaran o aman. Diba? Ganyan. Alam naman ninyo kung ano ang ginagawa, ano ang nangyayari. Kasi hindi natin malalaman yan kundi sa nangyayari, di ba? History, mga kababayan ko, ikaw na. Pero wala na pa tayong oras. Yan na po. Dumating na po ang ating oras ng pagsasara ng tinong. Kaya maraming salamat po doon sa mga sumubaybay sa Ratsada Balita ng Lumol Day at maging dito sa new BeatWatcher Philippines. Maraming salamat po. See you po tomorrow. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.